Sa kondo ni Ismael, nagkayayaan ng apat pagkagaling sa Ildefonso. Kukuha muna ako ng maiinom natin. Sabi ni Ismael at iniwanan sila nito sa sala. Habang si Rustico naman ay nagpaalam na magbabanyo muna. Ang tamis ng ngitian ng dalawa nang sila na lamang ang naiwan sa couch. Salamat Zion sa pagtatanggol mo sa akin kay Kiara. I really appreciate it. Nakangiting wika ng dalaga. Siyempre naman, kinuntsaba kita para magpanggap, kaya dapat lang na ipagtanggol kita. Nakangiti niyang sabi. At kahit di kita kinuntsaba, ganun pa rin ang gagawin ko kung sakaling mayroong mamanakit sa'yo. Aniya na lalong nagpatamis ng ngiti at nagpakinang ng mata nito. Paano si Kiara? Malungkot na tanong nito sa kanya. Likas na mabait si Nea, kaya alam niyang naaawa ito kay Kiara. Huwag na nga natin siyang isama sa usapan. Umiinit lang ang ulo ko. Di siya marunong umintindi. Kasi nga mahal ka niya. At some point, naintindihan ko rin siya dahil babae rin ako. Anito. Bagay na nagpaibig sa kanya dito. Sobrang bait nito bukod sa maganda pa. Mahinahon magsalita at kapareho niya mag-isip. Tingin niya, bagay sila. Hindi kagaya ni Kiara. Ano ba nga asahan niya sa spoiled brat na yon? Malamang, wala. Stress lang ang aabutin niya dito. Ako rin naman nagmahal, pero di naman ako kagaya niya. Eto pa din ako. Naghihintay sa'yo, Nea. May pag-asa ba ako sa'yo? Pagbabaka sakali niya, na ikinatahimik nito. Hindi kita pipilitin na sumagot ngayon. Aniya, di naman kasi siya nagmamadali pa. Bata pa sila at marami pa siyang nais patunayan sa sarili. At naniniwala siya sa kasabihang true love waits. Basta narito lang ako. Kahit kailan, hindi ako magsasawa na maghintay hanggat wala kang nobyo. Lumaki ang mata niya nang maramdaman ang palad nito sa kamay niya. Mahal din kita, Zion. Talaga? Para siya nabingi sa sinabi nito. Oo nga, bingi ka ba? Kung ayaw mo, babawiin ko na lang. Kunwari nagtampo na ito, sabay higit ng kamay. Ah, hindi. Nauutal nitong sabi. Human ba? Tayo na? Ang slow mo, akala ko ba matalino ka? Nais niyang sumigaw sa sobrang saya, kaya lang natutop nito ang bibig niya. Kumalma ka nga. Natatawa nitong saway sa kanya. Sorry na, masaya lang ako dahil girlfriend na kita. Ahalikan na niya sana si Nea nang dumating ang dalawang asungot. Kaya pareho silang nabitin at napakamot na lamang sa ulo. Oh, ano nangyari sa mga mukha niyo? Takang tanong sa kanila ni Rustico. Habang si Ismael parang may naaamoy na iba. Bigla kasing nag-iba ang timpla nito. Kasi may sasabihin sana kami sa inyo. Ano naman yon? Tanong ni Rustico. Kasi kami nang bibili ng alak kapag naubos na to. Agaw ni Nea sa sasabihin ni Zion. Balak pa naman niyang ipagmalaki sa dalawa ang magandang balita. Kaso hindi pa yata handa si Nea. Bagay na hinayaan ni Zion. Ang mahalaga, nobya na niya ito at di na nila kailangan magkunwari sa harap ni Kiara. Hawak ni Kiara ang papel kung saan isinulat niya ang address ng kondo ni Zion. Eto na yata. Aniya sa sarili habang nakatingala sa mataas na building. Ayon dito, 10th floor daw yon. Kaya sumakay siya ng elevator paakyat na ika-10 palapag. Nakuha niya sa silid ni Zion ang duplicate ng susi nito. Kaya madali lamang siyang nakapasok sa loob ng pad ng binata. Kalat at madilim ang paligid na makapasok siya sa loob. Walang tao? Nasaan kaya siya? Tatawagan niya sana ito nang maisip na di naman siya nito sasagutin paniyak. May ilang oras na rin kasi siya naghihintay sa loob kay Zion. Tama ba itong ginagawa ko? Aniya sa sarili. Baka naman makita niya ako, hindi niya naman ikatuwa yun. Nagtatalo ang magkabila ang utak niya, isang sang-ayon at isang hindi. Sa huli, napatayo siya para hindi na ituloy ang plano. Magbubukas sana siya ng pintuan nang mauna nang may tumulak dito. Kaya pandala siyang tumago sa may silya. Pare, narito na tayo. Maiwan na kita. Kulit mo kasi, sabi nandoon ka matulog sa kondo ni Ismael. Tigas ng ulo mo. Boses ni Rustico yon, kasamang halos di na makagulapay na si Zion. Ibinagsak nito si Zion sa kama bago nagpaalam. Nea, bakit narito ka? Anito sa kanya. Napansin yata nito ang marahan niyang pag-akyat sa kama.
Bakit si Nea? Bakit din na lang ako? Anong meron sa kanya na wala sa akin? Mahina niyang tanong sa binata. Pwede bang pagkisabi? Baka magawang ko ng paraan. May hinanakit na tanong niya rito. Nagulat siya nang bigla na lamang nitong kawitin ang leeg niya. Dahilan para magtapat ang mukha nila. Dahil maganda ka, kaya gusto kita, Nea. Bakit ka nga pala sumunod rito? Umuwi ka na, bukas na lang tayo magkita. Sa sobrang nitong kalasingan, di na nito napansin na ibang mukha niya. Kahit sa mata niya ito nakatitig. Pakiramdam niya, nalalasing siya sa amoy ng hininga nitong amoy alak. Kahit di niya gusto ang amoy nun, ayos lang. Basta nang gagaling ito sa bibig ng binatang pinakatatangi niya. Wala siyang pagtutol nang ang kinin ng binata ang labi niya ng buong suyo. Buong puso siya nagpaubaya kahit pa si Nea ang sinasambit nito. Pikit mata niyang tinatanggap ang mabining kilos ng labi nito sa labi niya. Napaungol ito nang dumako ang kamay niya sa pantalon nito. Hindi pa ito ang tamang panahon para dito, Nea. Usal nito sa kanya. Natuwa naman siya dito. Kahit nalasing ito, matino pa naman ang isip. Hindi kagaya niya. Nagbago na ang isip niya kanina na huwag nang ituloy ang nauna niyang plano. Pero ito siya ngayon. Sobrang desperada. Hindi niya alam kung paano niya ito nagagawa ngayon. Ngayon, ramdam niya ang mainit na sigaw ng katawan ng binata at ang mabilis nitong paghinga. Nasa kahabaan kasi nito ang kamay niya. Para sa akin, ito na yon, Zion. Nais kong patunayin sa iyo kung gaano kita kamahal. Nagising ang binata sa tunog ng doorbell, kaya naman napabangon siya. Mundi ka na siyang mapasigaw nang makita ang sariling hubad na katawan. Ano ba nangyari sa akin? Nasaan ang mga damit ko? Sabay linga niya sa paligid. Mundi ka na siyang mapatalon sa kama nang makita niya ang maputing likod ng babae. Ano bang nangyari? Pilit niyang inuungkat ang sarili niyang alaala. Kinabig niya ang leeg ng babae. Hinalikan niya ito habang inuusal niya ang pangalan ng nobya. Sumunod pala siya rito? Sa pagkakaalala niya, hinatid nila ito ni Rustico sa apartment nito. Zion! Boses yun ng papa niya. Hindi niya tuloy malaman kung anong uunahin niya. Gigisingin ba niya si Nea o magbibihis siya? Nakakahiya kapag nakita sila ng ama na parang Adan at Eva. Zion! Sunod-sunod na pagtawag nito, may kasamang kalampag pa. Nariyan na po! Aniya sabay tayo sa kama at kinuha ang kumot, pinantakip sa buong katawan ng dalaga. Inuna niya ang pagsuot ng short. Di pa siya nakakatapos at bumukas na ang pintuan. Pa, bakit po ba kayo nagmamadaling pumasok? Nagkanda utal-utal na tanong niya. Para ito natuklaw ng ahas na mapatingin sa kama niya. Kiara? Nasundan niya tuloy ang mata nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig na makita niya si Kiara sa higaan niya. Nakatapis ng kumot. Ano bang ginagawa mo rito? Pakiramdam niya, unti-unti naglalabasan ng ugat niya sa noo. Sa katotohanan, ito ang inangkin at di si Nea. Nais lang naman kitang dalawin sana. Kaso di ko naman inaasahan na lasing ka pala pagpasok ko. Ang naluluha nitong sabi. At anong ginawa mo sa kanya, Zion? Di niya magawang salubungin ang napakasamang tingin ng ama na sa tanang buhay niya ay ngayon lamang nangyari. Wala, Papa. Lasing ako kagabi. Kaya nawalan ako ng kontrol sa aking sarili. Pero maniwala kayo, di ko yun ginusto. Siya nag-execute ng lahat, kaya ito nangyari. Sinungaling, palibasa lasing ka na kaya di mo alam ginawa mo. Nagmamakaawa ko sa'yo, Kuya Zion, pero tinuloy mo. Hindi totoo yan. Totoo po yan, Uncle. Ginamitan niya ako ng lakas para makuha niya ang pagkababae ko. Huwag kayo sa kanya maniwala, Papa. Binabaligtad niya ang pangyayari kagabi. Gagad niya sa ama. Sa galing magsinungaling ni Kiara ay di malaman ng ama kung sinong papaniwalaan sa kanila. Ayusin niyo ang mga sarili niyo. Sa bahay tayo mag-uusap. Iuwi mo si Kiara sa bahay. Mahigpit na utos nito bago tumalikod. Di pa nakakalabas si Mr. Castillo, siya naman pagdating ng tatlong kaibigan ng binata. Uncle, good morning po. Narito po pala kayo. Si Zion po. Parang nakakita ng multo ang tatlo nang makita si Kiara sa loob. Sa mga matang nakadungaw sa kanila, kay Nea siya nakafocus.
Ang maningning nitong mga mata ay tila ng labo nang mapadako sa kanila. Ito na ang unang tumalikod na walang anumang sinasabi. Hahabulin niya sana ito, ngunit hinarangan siya ng ama. Si Kiara ang intindihin mo, Zion. Huwag siya. Ito na ang nagsara ng pintuan. Masaya ka na? Ha? Naninigas ang panga niya nang balikan niya si Kiara. Kanina lang ay todo paawa ito sa kanyang ama. Ngayon ay di na ito makatingin ng diretso sa kanya. Oo, nakuha mo ko. Pero wag na wag mong asahan na pakakasalan kita. Naintindihan mo ba? Ha? Ang galit ako sa'yo at kailanman di kita matatanggap na maging asawa. Bulyaw niya sa babae at dinampot niya ang susi ng kotse. Mabilis niya itong tinalikuran. Tanging nais niya ay sundan si Nea upang magpaliwanag. Sigurado siyang pauwi na ito sa apartment niya, kaya naman doon siya patungo. Binilisan niya ang pagmamaneho, hanggang sa hindi niya napansin ang biglang pagsulpot ng kotse sa harapan niya. Huli na para umiwas. Biglang sabog at nagliwanag ang kotse sa harapan niya. Kasunod noon, andi na niya maimulat pa mga mata. Maingat na tumindig si Kiara sa kama matapos siyang iwanan ni Zion. Nanginginig ang kamay niyang pinulot isa-isa ang mga damit niya sa lapag at nagbihis. Halos mapulbos ang base na hinagis ni Zion sa harap niya kanina. Marahil ay napuno na ito ng husto sa kanya. Paano niya ito haharapin ngayon kapag nagkita sila sa Ildefonso? Masaya ka na? Nakuha mo na ang gusto mo? Kung inaakala mo sa ginawa mo to ay mamahalin kita. Nagkakamali ka. Dahil kahit kailan, hindi kita gusto maging asawa. Parang palaso ang mga salitang sinambit ni Zion na bumaon sa kanyang puso. Napakasakit. Kahit na ipagkaloob na niya ang katawan niya rito, wala talaga. Nararapat pa ba na patuloy niya itong mahalin? O tumigil na lamang siya sa kahibangan niya? Nanginginig ang kamay niya habang inaayos ang kama. Winalis niya rin ang mga basag na bote na nagkalat sa paligid. Pagkatapos niyang malinis lahat ng ito ay lumabas na siya sa kondo. Ngayon lamang niya napagtanto na ang kanyang ginawa ay mali. May isang bahagi ng kanyang pag-iisip na nagsasabing tama lang ang pagsusulong ng kanyang pagmamahal. Ngunit tila tama rin si Basti dahil hindi tamang tao ang ipinaglalaanan niya ng pag-ibig. Sa kasalukuyan, hindi naganap ang lakas niya upang bumalik sa Ildefonso. Ang tanging dahilan lamang kung bakit siya nananatili roon ay dahil kay Zion. Wala nang anumang dahilan upang bumalik pa siya roon. Sa halip, natagpuan niya ang sarili na mag-isa at walang direksyon ng daan sa isang kalsada. Ayaw niya makabalik pa sa kanilang mansyon sapagkat hanggang ngayon ay binabangungot pa rin siya sa mga nangyari doon. Kiara? Napalingon siya sa boses ng babae na pinanggalingan noon. Yaya? Bulalas niya. Si Yaya Igay. Nagtitinda ito ng sigarilyo at candy sa kalye. Bakit po kayo naririto? Tanong niya dito. Sa sobrang pagkamis niya rito ay nayakap niya ito na mahigpit. Kasama nito si Beba na pamangkin nito. Halos kaedaran niya. Sa mansyon na rin ito halos lumaki kasama niya. Pagkatapos ilibing si Sir Solomon at Ma'am Meg, umalis na rin kami sa mansyon. Wala na rin tatanggap sa akin dahil sa edad ko. Kaya eto, nagtitinda na lamang kami rito ni Beba. Ikaw, bakit ka narito? Nagtatakang tanong nito sa kanya na may kalakip na pag-aalala. Naikwento niya lahat na naganap sa kanya mula nang umalis siya sa mansyon hanggang sa nangyari sa kanila ni Zion. Naku, ikaw talagang bata ka. Hindi kita pinalaki ng ganong klaseng babae. Bakit mo ginawa yun kay Zion? Mahal ko po eh. Naluluhang wika niya. Akala ko po kasi sa paraang yun ay mapapasakin siya. Hindi pala. Humihikbi pang sabi niya. Lalo lamang siya nagalit sa akin. Ngayon Yaya, di ko alam kung saan ako pupunta. Iyak pa niyang sabi rito na kalaunan ay nauwi sa hagulhol. Inalo naman siya ng matanda para kahit paano mapawi ang nararamdaman niyang bigat sa kanyang dibdib. Hindi naman kita maaaring ampunin. Ito lang ang hanap buhay ko. Maliit lang ang bahay ko. Mabuti pa, ako na ang tatawag kay Sir Benjamin. Ibabalik kita sa kanila. Ayoko po, Yaya. Mariing sabi niya na sinabayan pa ng maraming iling. Naku, sa ayaw at gusto mo, ihahatid kita kina Sir Benjamin para panagutan ni Zion ang ginawa niyo. Kahit di kanya gusto. Giit nito, wala na siyang nagawa nang pagtulungan siyang dalawa na iuwi sa bahay ng mga Kastilyo. Bakit parang walang tao?
tanong ni Beba na makarating sila doon. Tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay. Si Dindin at si Aling Mercy ang sumalubong sa kanila. Para itong mabangis na aso na makita sila sa harap ng pintuan. Aba, may lakas ka pa ng loob na umuwi dito? Pagkatapos ng ginawa mo, ha? Galit na turan ng katulong sa kanya. Wala akong kasalanan sa'yo, kaya pwede ba tumabi ka? Mahina ang boses niya, ngunit naroon ng tapang sa himig niya. Sa akin, wala kang kasalanan. Ngunit kay Sir Zion, malaki. Alam mo bang nasa panganib ang buhay niya ngayon? Dahil sa kalandian mo? Ano? Nanghina bigla ang tuhod sa balitang gumulantang sa kanya. Oo, Kiara, nakasidente siya. Dahil sa sama ng loob sa'yo. Kalat na dito ang ginawa mo pagpasok sa kondo niya. Tapos pinalabas mo pang pinilit ka niya. Para sabihin ko sa'yo, di kami naniniwala. Kilala namin si Zion. Mabait siyang tao. Nasaan siya? Pupuntahan ko siya. Huwag na, baka matuluyan si Sir kapag pumunta ka pa. Wika naman ni Aling Mercy sa kanya. Isa pa, paniyak din na magsasayang ka lang ng lakas doon. Dahil panigurado, hindi ka papapasukin ni Ma'am Divina dahil abot langit ang galit niya sa'yo. Wala siyang pakialam kung galit man sa kanya si Mrs. Castillo. Ang mahalaga sa kanya, makita niya ang binata. Malayo pa siya, nakikita na niya ang nag-aalimpuyong galit ng ina ng binata sa kanya. Masaya ka na? Nasa peligro ang buhay ng anak ko dahil sa'yo. Tignan mo! Turo nito sa kanya sa bintana ng ICU. Doon ay nasilip niya ang binata na may nakakabit na aparato sa katawan at may benda pa ito sa ulo. Dahilan para lamunin siya ng labis na pagsisisi at konsensya. I'm sorry po, auntie. Nanginginig na sambit niya at halos maglumuhod siya sa harapan nito. Kahit ilang sorry pa sabihin mo, hindi kita mapapatawad kapag nawala ang anak ko. Umalis ka rito, ayaw kita makita. Pakiusap, honey. Ilayo mo siya sa akin bago pa ako mawala ng pasensya sa kanya. Halika na, Kiara. Wika sa dalaga ni Uncle Benjamin. Inalis nito ang dalaga sa harap ng asawa bago pa nito totohanin ang banta sa dalaga. I'm sorry po, Uncle. Hindi ko po sinasadya lahat. Hagulgol na wika niya sa ama ng binata matapos siyang ilabas nito sa hospital. Wala kang kasalanan, iha. Hindi mo naman ginusto ang aksidente nangyari sa anak ko. Malumanay pa rin ang boses nito sa kanya. Kahit nararamdaman niya ang labis na pag-aalala nito sa nag-iisang anak nitong si Zion. At maintindihan niya kung magagalit din ito sa kanya at papalayasin rin siya nito. Kagaya na lamang ng ginawa sa kanya ni Auntie Divina. Pero po masama ang loob niya dahil sa akin, kaya nangyari ito sa kanya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sabihin niyo po sa akin, Uncle, kung ano po maitutulong ko sa kanya. Ayoko pa po siya mawala, hindi ko kaya. Huwag mo nang isipin pa ang Kuya Zion mo. Kami nang bahala sa kanya. Puno ng pangunawa ang nararamdaman niya sa boses nito. Kahit pabatid niyang sobra din ito nag-aalala sa critical na kalagayan ni Zion. Ayaw mang kitang paalisin sa bahay, pero sa ngayon, baka ito muna makakabuti para sa ating lahat, Kiara. Anito na sinundan ng mabigat na paghinga. Naintindihan ko po, Uncle. Napapapikit na lamang na sabi niya habang patuloy sa pagtagas ang mga luha niya sa mata. Mahirap para sa kanya na iwanan si Zion sa ganitong kalagayan. Ngunit kung dito luluwag ang pakiramdam ng lahat, ay nakahanda siya. Sa isang estranghero na silid na gising si Zion, blanko pa ang isipan niya kung saan bang lugar ito. Sa dahan-dahang pag-iikot ng kanyang mata sa apat na sulok ng kwarto, nahagip nito ang dalawang mukha na pamilyar sa kanya. Mama? Papa? Halos pabulong niyang usal. Para bang matagal na itong nasa harap niya na naghihintay lamang sa paggising niya. Anak? Nasaan po ako? Narito ka sa hospital, anak, dahil na-aksidente ka. Akala namin iiwan mo na kami. May emosyong wika ng mama niya. Naluluha pa nga ito habang nagsasalita. Napatingin siya sa kisame at para alalahanin ang mga nangyari. Isa-isa nag-flashback sa kanyang gunita ang lahat. Ang pagbangga niya sa isang kotse. Bago yon, naalala niyang hinahabol niya si Nea. Hinahabol niya ito upang magpaliwanag. Magpaliwanag dahil nadatnan siya ng mga ito sa kondo na nasa kama niya si Kiara, walang damit. Sa puntong yon, di na napigilan ang paninigas ng kanyang panga at pagkuyom ng kamao.
Sinira ng babaeng to ang relasyon niya kay Nea. Paano niya haharapin ang nobya gayong di pa man nasisikatan ng araw ang pagiging magkasintahan nila ay nawasak na ito ni Kiara. Hindi siya makapaniwala sa kayang gawin ng babaeng yon. Sa puntong yon ay nais niyang bumangon para puntahan ng babaeng yon at durugin sa kamay. Kaso di siya makakilos. Bakit nabuhay pa ako, Papa? Sana natuluyan na lang ako. Mas nanaisip ko pang mamatay kaysa makasal sa kanya. Huwag mo na siyang isipin, anak. Wala na siya sa bahay natin. Kaya natitiyak ko na di ka na magugulo pa. Ang kanyang ina ang sumagot sa kanya. Para bang unti-unting gumagaan ang pakiramdam niya sa sinabi ng ina. Totoo po ba, Papa? Oo, Zion. Siguro nga, mali na ipilit kita sa kanya. Lalo na may mahal kang iba. Kaya ngayon, malaya ka na makapili kung sino ang babaeng nais mong pakasalan. Ayoko mawala ka sa amin ng mama mo. Magpagaling ka, ha? Mahal na mahal kita, anak. Napaluha na lamang siya sa pinal na sinabi ng ama. Akala niya, ipipilit pa rin nito ang kagustuhan nitong pakasalan niya si Kiara. Lalo na may nangyari na sa kanila. Pero kahit ganon, hindi siya papayag na maging asawa ito kahit magkahiwalay pa sila ni Nea. Salamat, Papa. Masaya siya na wala na sa buhay niya si Kiara, ang babaeng nagdulot sa kanya ng pinakamalaking problema sa buong buhay niya.